Ang buhay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Orientation on the Awareness on Gender and Development or GAD Mainstreaming. Handa na ba tayong matuto? Tara na, simulan na natin. Pero bago yan, alamin muna natin yung ating expected training objectives. At the end of the talk, ito ang mga dapat nating matutuhan. Una, better understanding, appreciation, and support to gender and development or GAD. At to encourage teachers o lahat ng nanonood to integrate gender and development sa ating work or sa ating profession. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng activity at tatawagin natin itong 4-Fix 1-Word na kung saan ang apat na mga larawan ay magkakaugnay. At sa ibabang bahagi ay mayroong mga jumbled letters sa dapat nating tukuyin at alamin mula dito, andito yung mga clue para malaman natin kung ano nga ba ang hinihingi ng mga larawan. Handa na ba kayo? Simulan natin sa una. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang alamin o tukuyin kung ano ang hinihingi ng mga larawan. Magaling! At ito ay sex. Mahusay! Pag sinabi nating sex, this is categorized as male or female. Let's now proceed with the second one. Ano naman kaya ang hinihingi ng larawan? Alamin natin. Mahusay! Ito ay tinatawag nating physical. When we say physical, this is relating to the body. Pero nakita rin natin sa isa sa mga larawan na nagkapakita ito ng physical abuse na maaari nating i-relate sa gender and development. Ikatlong item. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Magaling! Ito ay mahusay, gender. When we say gender, it refers to social and cultural differences between male and female. Pumunta naman tayo sa ika-apat. Ano kaya ang hinihingi ng mga larawan? Mahusay, nakita natin na ito ay tinatawag nating pregnancy. When we say pregnancy, this is the period of being pregnant. Tumungo tayo sa susunod na item. Nakita natin mayroong passport, mayroong fingerprint. Ano kaya ito? Magaling! Ito ay tinatawag nating identity. When we say identity, this is the fact of being who or what a person is. Nakikita rin natin na mayroong ilang mga tao na kung saan nagkakaroon ng identity confusion. Diba? Sino ba talaga ako bilang isang tao? Ngayon, tumungo naman tayo sa susunod. Ano kaya ang hinihingi nito? Magaling! Ito ay tinatawag din nating abstinence. When we say abstinence, this is restraining oneself from indulging in something. Tumungo tayo sa susunod na mga larawan. Nakita natin na mayroong isang tao na mayroong tatlong ulo, mayroong isang nakahiga na lalaki na mayroong namang tatlong maskara. Ano kaya ang naisabihin nito? Mahusay, ito ay tinatawag nating personality. When we say personality, this is the combination of characteristics or qualities that from an individual's distinctive characteristics. Sabi nga natin bilang isang tao, we should know how to handle different kinds of person with different kinds of personalities in all walks of life. And always remember, everyone has inner battles and issues. And everyone has a story. So kailangan ganun tayo sa mga tao. No? We should be sensitive dun sa mga tao kasi iba-iba tayo. Eh, diba? Sabi nga natin, meron tayong individual differences. So, meron din tayong iba't ibang mga personalidad. Tumungo naman tayo sa pinakahuli. At ito ay, ano kaya? Magaling! Ito ay tinatawag nating
Magaling. Prevention. When we say prevention rather, this is the action of stopping something from happening or arising. Ngayon, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng gender and development. When we say gender and development, this is an approach focuses on the socially constructed basis of difference between men and women and emphasizes the need to challenge existing gender roles and relations. At according nga din sa Magna Carta of Women, this is refers to the development perspective and process that is participatory and empowering, equitable, sustainable, and free from violence. And syempre, ina-expect dito yung human rights, diba? Syempre, gusto natin maging respectful doon sa human rights na meron tayo. So, bakit nga ba nagdi-differ ang sex at gender? Ano nga ba ang pagkakaiba nito? When we say sex, sabi nga natin kanina, this is categorized as male or female, biological siya, at fixed siya sa pagkapanganak natin. This is also does not change across time and space and equally valued. While when we say gender naman, this is tumutukoy sa masculinity and femininity ng isang tao. This is socially, culturally, and historically determined at natutunan din ito through socialization or pakikisalamuha sa iba't ibang mga tao. It varies over time and space at kaya nga tayo may gender and development because nagkakaroon nga tayo ng unequally valued, which is sa atin, masculinity is the norm. Sabi natin, mas malakas ang mga lalaki, nababox tayo sa ganong konsepto. So, bakit nga ba importante ang gender and development? Because gender and development is about being faithful to the principle that fairness and equity demands that everyone in society, whether male or female rather, has the right to the same opportunities to achieve a full and satisfying life. Because we need to remember that development is for all. Because gender is an important or vital consideration sa development natin bilang isang tao. And gender and development is about recognizing that gender biases impede development because they prevent people from attaining their full potentials, which will enable them to become effective contributors to development. So we should remember, kailangan natin maging gender sensitive dun sa mga bagay na ginagawa natin. Kailangan natin iwasan maging gender bias kasi nakakapag-impede ito ng development. So, gender and development also, kailangan din, aside sa magiging gender sensitive tayo o we should be aware dun sa gender roles and characteristics, kailangan din natin maging gender responsive because this is crucial in attaining growth with equity. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng growth? Because gender and development empowers women to be effective as half of the national procedures. Producer shader of goods and services. While when we say equity naman, because it aims to provide more to those who have less according to needs. Alam naman natin na lahat ng tao ay may dangal na kung saan ito yung pinagmumula natin ng ating karapatan. At yung paggalang syempre ay ginagawad sa lahat. Diba? Wala naman itong ipinipili na edad, kasarian, katayuan sa buhay at marami pang iba. Ilan sa mga key points na dapat nating tandaan, gender characteristics and relations are perpetuated by values, practices and institutions. As such, they can be influenced and changed. And tandaan din natin that gender role stereotyping is a deterrent to development. So, kailangan natin maging gender sensitive because we respect every person regardless of age, ability, religion, ethnicity, marital status, sexual orientation. We also recognize that there is an inequality, aminin natin, between men and women that can be passed on from one generation to the next. And we also work towards the transformation to achieve equality. Bakit nga ba tayo bilang mga tao? Because aminin natin, there are some gender issues affects all of us. But instead of solving them, we are all contribute to their perpetuation. Minsan tayo pa yung naging dahilan, di ba? So we are custodians of people's trust and resources. We have the power, knowledge, skills, and resources to make development work for everybody. Tandaan natin that everyone who believes in the vision of attaining a full and satisfying life for all, syempre dapat ay may obligasyon tayo to help na i-pursue yung gender and development. And we also should remember that we are mandated by the international treaties, commitments, laws, and policies. Tandaan natin, no? Let us remember that as teachers, as a person, we play a major role in creating school environment that are free of gender bias in encouraging both male and female to reach their highest potentials in works and abilities. So, always remember na dapat lagi tayong manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!